Mga idol, kasunod nga po ng pagkatalo ng Golden State Warriors sa kanilang game kontra sa Denver Nuggets, agad nga po itong nagreklamo sa mga referee. Yan naman ang ating unang pag-uusapan na sasamahan ko na rin ang balitang wala pa nga pong talo si Kevin Durant sa Phoenix Suns at ang balitang posibleng buwagin na ang tandem ni Luka Doncic at Kyrie Irving. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang tatabla na nga po sa top 5 sa West ang Lakers at ang good news sa injury ni D'Angelo Russell. Kaya mga idol, tara! Mga idol, ang video nga pong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet kung saan dito nga po ay pwede kayong tumaya sa mga pinakamainit, exciting at pinakainaabangang laban sa NBA gaya na lamang ng Lakers, Milwaukee Bucks at Warriors. Easy lang mag-register, pindutin lang nga po ang link na nasa comment section at huwag kalimutang ilagay ang ating promo code para makakuha kayo up to 7,000 pesos na bonus sa inyong first deposit. Pwede rin nga po niyong gamitin ang inyong GCash account para makapag-deposit at makapag-cash out. Kaya mga idol, tara! Mag-register na! Nakalamang na nga sana mga idol ng malaki ang Golden State Warriors sa simula ng kanilang laban kontra sa Denver Nuggets ngayong araw. Ngunit sa kasamaang palad, nahahabol at natalo pa nga sila dito ng Denver Nuggets sa score na 112-110. Bunsod na rin naman niya ng maling-maling mga tawag nga daw ng mga referee sa kanilang laro na siyang naging dahilan ng paglaban lamyan ang kanilang opensa simula sa second quarter hanggang sa fourth quarter. Malaki nga po ang naging epekto nito sa kanilang laban kaya hindi na nga po naiwasan pa ni na Stephen Curry at coach Steve Kerr na magreklamo sa mga officials ng kanilang laban. Sobrang dismayado nga po sa mga referee lalo pat napakahalaga nga sana ng kanilang laro ngayong araw kontra sa Nuggets na pinangunahan rin naman ni Michael Porter Jr. na nagtala ng 29 points, 11 rebounds habang wala sa kanilang lineup si Nikola Jokic. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa balitang wala pa nga pong talo si Kevin Durant para sa Phoenix Suns. Kahit man nga po mga idol, naging dikit na ang laro ng Suns kontra sa Oklahoma City Thunder, nagawa pa rin naman nila ditong manalo sa score na 128-118 sa pangunguna ni Kevin Durant na nagtala ng 35 points, 5 rebounds, 5 assists. Kaya dahil nga po dyan, 5 wins at 0 losses na nga po ang record ng Suns sa tuwing naglalaro siya sa kanilang lineup na isang patunay ngayon kung gaano kalakas ang kanilang koponan. Pero syempre, bukod nga po kay Kevin Durant, tinulungan rin naman nga siya dito ni Devin Booker na kumuha ng 22 points, 10 assists at si DeAndre Ayton na nagtala ng 19 points, 11 rebounds. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo, nangangamoy na nga na masisigurado na nila ang pang-apat na pwesto sa Western Conference. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangatlong storya ngayon sa balitang posibleng buwagin na agad ang tandem ng Dallas Mavericks na sina Kyrie Irving at Luka Doncic. Sa pagkatalo nga pong muli mga idol ang Mavericks ngayong araw kontra sa Atlanta Hawks sa score na 132-130, bumagsak na nga sa 37 wins, 42 losses ang kanilang record kung saan napako nga sila ngayon sa ika-onsing pwesto sa West. At ang masakit pa nga po dyan, kahit mga gaano kalaking puntos ang gawin nina Irving at Doncic, natatalo pa rin sila ng 6 na beses sa kanilang huling 7 laro. Kaya dahil nga po sa palpak na resulta ng kampanya ngayon ng Mavericks, marami na nga po mga NBA expert ang naniniwala na bubuwagin agad ang kanilang timang tandem nina Luka Doncic at Kyrie Irving, lalo pat depensa nga po ang pinaka problema ngayon ng kanilang team. Samantala, dumako na naman tayo sa ating huling storya ngayon sa balitang tatabla na nga po ang Los Angeles Lakers sa top 5 sa West at a good news sa injury ni D'Angelo Russell. Sa kabila nga po mga idol ng pagkapanalo ng Lakers ngayong araw kontra sa Rockets ay may isang problema para namang hinaharap ngayon ang kanilang team at yan nga po yung pagtatamo ng injury ni D'Angelo Russell sa kanyang paa. Balay maaga nga itong inalis sa kanilang laro at hindi na siya pinasok pa sa second half. Kaya marami nga po mga fans ang nangamba sa kanyang kalagayan gayong posible nga ito para maging dahilan para mahinto ang momentum na hawak ngayon ng Lakers. Pero mga
Idol, ayon rin naman nga po sa naging pahayag ng kanilang head coach na si Coach Darvin Ham, hindi rin naman nga malala ang tinamong injury ni D'Angelo Russell, sadyang iniingatan lamang nga nila ang katawan nito. Sa katunayan, pwede rin naman nga sana nila itong paglaruin sa kanilang nagdaang game kontra sa Rockets kung kinakailangan siya ng kanilang team. Pero dahil nga kinaya na itong talunin ng iba nilang mga players, na pagdesisyon na nga po nila na hindi lamang nila ito paglaruin pa gayong mas kailangan nga siya ng Lakers sa kanilang susunod na laro, lalo pat 0.5 games na lamang nga ang kalamangan ngayon ng top 5 at top 6 sa Western Conference na Los Angeles Clippers at Golden State Warriors. Ibig sabihin, kapag nanalo nga po ang Lakers sa kanilang next game, ay tatabla na nga sila sa top 5 sa Western Conference. So that's it, mga idol, ang ating pinakabagong balita ngayon na ating pinagkwentuhan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated at laging ma-notify sa mga videos na pinapalabas ko. Shoutout sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Thanks for watching, mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.